side set to disappoint. The finals coming from a loss. Yeah. And syempre, the higher up you are in the standings, the nakuha ng Pldt ang third seed sa 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference nang talunin ang Choco Mucho sa apat na set, 21-25, 25-23, 25-23, at 25-16. Ibig sabihin, makakalaban ng high-speed hitters ang Petro Gazz habang ang F2 Logistics ay makakalaban ang number 1 seed at defending champion na Creamline sa best of 3 semifinals sa Sabado sa PhilSports Arena. Nagtulungan sina Min Mendres at Mika Reyes para tulungan ang high-speed hitters na tapusin ang elimination round na may 6-2 win-loss record. Nag-ambag si Min Mendres ng 21 points na may 18 attacks, 2 aces, at 1 block, habang si Mika Reyes ay may 18 points sa 13 attacks, 4 na blocks, at 1 ace. Dahil sa kanilang panalo, ito ay nagbigay sa kanila ng pwesto sa best of 3 playoffs, kung saan makakaharap nila ang second ranked na Petro Gazz. Pldt head coach Roldrica Fort said, "Lesson sa amin yun, yung first set. Nagparamdam na yon nung signal game, medyo yun nga, yung slow start namin, naging on-off sa LMs." Ayon naman kay Mika Reyes said, "Lahat kami nagre-remind sa isa't isa na kumuha ng 1 point lang kasi ayaw rin namin isipin agad na matatalo kami sa set na yun. I think yung reminders ng isa't isa mas nakatulong talaga para ma-push namin yung 1 puntos na yun." Nakuha ng high-speed hitters ang 8-point lead sa score na 22-14 pero sa huling bahagi ng 4th set dahil sa back-to-back off-the-block hits ni Jovi Prado, na nagtapos na may triple-double na 12 points, 13 excellent digs, and 10 excellent receptions. Nag-convert ng off-the-block attack si Regine Arocha, at umiscore si na Prado at Del Palomata ng 2 magkasunod na puntos para dalhin ang Pldt sa match point. Isang error naman mula kay Rhea Dimapulangan ang naglagay kay Choco Mucho sa board bago natapos ang laban sa on-the-line hit ni Michelle Morente. Palomata and Morente contributed 12 and 10 points habang si Rhea Dimapulangan ay nagbigay ng 25 excellent sets para sa high-speed hitters, habang si Kat Arado ay nakakolekta ng 31 excellent digs. Nauna ang Flying Titans sa huling bahagi ng unang set kung saan nags-anib sina Isa Molde, Maddie Medayag, at Caitlin Biray sa isang 4-0 blast na naging sanhi ng 20-all tie sa 24-20 lead at sa kasalukuyan ay nanalo sila sa first set sa score na 25-21. Muli naman pinalapit ng Choco Mucho ang laro sa 2nd set na nagtabla ng score sa 23-all bago tinapos nina Erica Santos at Palomata ang laban at naitabla ito sa 1-all. Sa 3rd set, muling naitabla ni Molde ang score sa 23 nanograms malampasan niya ang mga blocker ng high-speed hitters. Pagkatapos nito, nagpakawala si Mika Reyes ng sprinting attack at pagkatapos ay umiscore ng mabilis upang bigyan ang kanyang koponan ng 1 commanding 2-1 lead. Sa panig naman ng Choco Mucho, si Kat Tolentino at Molde ay umiscore ng tig 40 na points habang nagdagdag si Descheng ng 13 points, 13 digs, at 12 receptions. Natapos ng Flying Titans ang kanilang laro na may 2-6 na record at kasalukuyan ito ang kanilang pinakamasamang pagtatapos mula noong sumali sa liga noong 2019. Hanggang dito na lang, kaya huwag kakalimutan mag-subscribe, like and comment para updated sa susunod na video.